ganyan, blah, 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 blah. Aba! Ang sagot ng hospital, there's nobody here by that name. Ah. So, ibig sabihin, again, ano sabi? There's nobody here by that name. Welcome to Dan News TV! Okay, so trending at viral videos na naman ang ating pag-uusapan ngayon. Yes, medyo seryoso na naman tayo. Seryoso na naman, laging seryoso. Pero halika, ano, maglakbay muna tayo sa Amerika. Wow, shot! Kasi nung isang araw may sa flight, ano, may flight muna kang pupunta Amerika. Kasi nung isang araw sa Asia tayo, sa India, di ba? Ngayon naman sa Sacramento, California. Ano, ako, ganyo muna ang inyong mga puso. Sige. Meron akong tanong sa'yo. Ano? Kinakabahan ang lang. Tanong, anong mararamdaman mo kung ang anak mo ay isang taon na palang patay? Mm-hmm. Tapos, hindi naman sa'yo agad sinabi ng hospital. Isang taon ng patay. Mm. Diba, speechless. Nakakagigil. Ba't ganun? Ganun ang damdamin doon. Mm. May kinalaman ba sa pag-uusapan natin ngayon? Oh. Jessie Marie Peterson mm-hmm. ay isang 31-year-old lady. Mm-hmm. Siya ay anak, siyempre, ng nagangalang Ginger Congee. Mm-hmm. At according to her mom, Jessie Peterson ay mapagmahal at mabait na kapatid. Sa kanyang dalawang kapatid na si Angie at si Chandra. Mm-hmm. So, di ba si Yulo nanalo sa gymnastics? Oh. Nung bata pala si Peterson, mm-hmm. si Jessie, nag-ano rin siya sa gymnastics, sa school nila. Oh. Pero, hindi sila mag-gymnastics. Kasi may pambayad ay pera, joke lang. Mm-hmm. Pero nung siya ay 10 years old, na-detect siya na meron siya type 1 diabetes. Mm-hmm. Pero hindi naging hadlang yung kanyang sakit na to para hindi niya maipagpatuloy yung kanyang mga activities sa school. Kasi pagdating naman niya na high school, nag-involve din siya sa water polo and dance team sa kanyang wow. school. Sa Sierra College in Rocklin, California. Ano ba nangyari kay Jessie kasi? Kasi nga, dahil doon sa kanyang type 1 diabetes, hindi naman talaga, alam yan ng mga diabetic na sumusubaybay sa ating programa, mm-hmm. na mayroong mga pagkakataon na inaatake sila ng kanilang karamdaman. Mm-hmm. Ito yung, dito nagsimula ang storya ng buhay ni Jessie. Pasok, Mercy San Juan Hospital. Hello naman sa inyo dyan. So, ito yung, so, ano tong Mercy San Juan Hospital? So, dito, actually, madalas pagpunta si Jessie para magpa-check up ng kanyang diabetes. So, sa nasa record, base sa ating source, January 10, 2023, so that was last year, nagkaroon siya ng atake ng diabetes. So, nagpunta siya ng Mercy San Juan Hospital. And then, after that, January 14, 2023 naman ay, nagkaroon siya ng treatment para sa infection ng kanyang kanang paa dahil nga dun sa kanyang diabetes. Ngayon, April 6. Makalipas lamang ng halos 3 to 4 months. Bumalik na naman siya dun kasi nga sukay na siya dun sa Mercy Hospital. April 6, 2023. 2023 to ha. 2023 pa rin tayo. So, sabi doon, nagkaroon na naman ng pag-atake ng kanyang diabetes si Jessie Peterson kaya nagpunta siya dun. And then, 2 hours before she died, she called her mother. Tumawag siya sa kanyang nanay at sabi niya gusto niya niyang magpasundo. Mm-mm. Dahil gusto niya nang lumabas ng hospital. Mm-mm. So, di syempre ano naman yung kanyang nanay. Pero ang sabi ng nanay, base doon sa mga interview, diyan ka lang kasi nga mas safe ka diyan at kilala na natin yung hospital. Saka ba mamonitor siya ng dahil nga sa kanyang mabuti. Tiwala na sila dito sa hospital na to. Not knowing na yun na pala yung huling pag-uusap nilang mag-ina ni Jessie at ni Ginger. Dahil 2 hours after that call, ay binawian na ng buhay si Jessie. Mm-hmm. Ngunit, subalit, datapwat, nag-check ulit ang kanyang mami sa kanya. Mm-hmm. Tinawagan yung hospital. Paki-check nga po kung nandyan, gusto ko po makausap si Jessie, siya po yung aking anak, ganyan, blah, 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 blah. Aba! Ang sagot ng hospital, there's nobody here by that name. So, ibig sabihin, again, ano sabi? There's nobody here by that name. Mm. Ano sa, anong reaction? Pinapalighten lang natin, pero mabigat to. Mabigat to. Mm. So, ibig sabihin, nasa na si Jessie? At ang sabi pa, sumunod ng mga pagpa-follow up ng nanay, ang sabi ay, lumabas daw si Jessie nang walang pahintulot ng hospital. Mm. Actually, nangyayari naman yun. Kasi depende naman yun sa pasyente. Eh. Mm-hmm. Pag gusto ng pasyente na lumabas na ngayon, mm-hmm. papipirma na lang ng waiver, di ba? Okay, sige, hindi ka magpapigil. Gusto mo lang lumabas. Mm-hmm. Oh, yun ang nangyari siguro. Feeling ng nanay niya. Kaya ngayon, itong si nanay, si Mrs. Ginger Congee, eh, natakot kasi alam niyang may ganung karamdaman ng kanyang anak. Hindi na nila makontakt si Jessie hanggang sa nagpalabas sila ng mga flyers. Oh, at missing person talaga. Missing persons report. So, ibig sabihin, sadyang walang alam ang kanyang pamilya kung anong tong nangyari kay Jessie hanggang sa
tumawag nga yung sheriff, naka-receive ng call si Ginger Conji, yung nanay ni Jesse, mula sa sheriff. Kailan? Na April 12 this year, 2024, naka-receive ng tawag si Ginger na nakita na namin ang bangkay ng anak mo. Nandun siya sa morgue. Kung saan siya? Kung saan? Napakasakit kasi same hospital na tinawagan niya. Ay, check yung anak niya. Nandun pala yung anak niya. Bakit sinasabing hindi nila alam? Diba? Nakainis. Hindi, ang sabi na, sinasabi na hospital na nag-check, lumabas. Oo, sabi, naglumabas ng walang paanan, ng walang pahintulot. Yung pala, nasa kanila, diba? Diba, no? Nakakagigil, no? Okay, so, kailan to? April 12, 2024. Ngayon, ano na nga ba ang kinamatay ni Jesse sa totoong buhay? Yung totoo na. Ang kinamatay niya ay cardiopulmonary arrest. At dahil dito sa kaganapang ito, syempre, hindi papayag ang pamilya ni Jesse na yun, hindi mapaparusahan ang may sala sa pangyayari kay Jesse. Diba? Nakakagigil. Sa parang $5 million para sa damages. Sabi nga, parang kulang pa yun dahil hindi na may babalik ang buhay ng kanyang anak. At sabi pa dun sa nabasa kong article, yung anak niya ay nade-decompose na. Para bang sabi kasi nga... Mayigit one year na eh. Sabi nga nung isa... parang sinadya para hindi na ma-autopsy pa ulit. Parang gano'n. Yung mga comments ng mga... Mga comments lang naman yan. So, gusto namin i-post yung mga comments kaya lang masyadong mahaba yung video. Ano, parang saktong-sakto yung word dito na sa nakuha naming source, no? Pwede ko bang basahin? Ah, so, sige. Peterson's family is seeking $5 million in damages and five times the jury's award of actual damages to punish the medical center for their outrageous and inexcusable negligence and complete disregard for the dignity of Jesse. Napakaganda pa naman ang pangalan ay Mercy San Juan Hospital. Ayan, para sa ating mga taga-subaybay, ano kaya yung masasabi ninyo, no? Comment down below sa mga gantong sitwasyon. Meron po ba kayong mga alam na may similar case? Pwede nyo po i-comment down below. Yeah, so bago tayo mag... Bago tayo magpaalam. Meron pong gusto mag-hi sa inyo. Hello, Coffee! Ang pangalan ko po ay Coffee. The Black Coffee. The Black Cat. So, mag-iwan muna tayo ng isang word of encouragement sa ating mga taga-subaybay. Ano ba yan, Coffee? Sige, basahin mo na. Gusto niya nang bumaba. Wait lang. Sabi po sa Psalm 34:18, "The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit." Ayan. Kaya kita-kita po tayo sa susunod na episode. And Daniels TV, siyempre. Ng Daniels TV, ingat palagi. Dackel. Si Dackel. The official, Mascot. Official mascot ng Daniels TV. Ah. Si babalikan natin ng, di ba? Si Dackel. May bagong bibi. Ayan, sige po. At kailan kunin ko si Dackel. Si Dackel, kasi marami nagsasabi kung gano'n daw siya kalaki. Ganyan siya kalaki. Ayan, tinininininin. At yung dala ko kanina, si Coffee. Yan, mga bida ng Daniels TV. Yan, si Coffee at saka si Dakin. Okay, bye-bye! God bless. God bless.